Inindot ni Astrid ang mga switch ng ilaw bago lumabas ng klinik. Hinawakan pa niya ang likod ng balikat dahil sa pagod. Kagagaling lang niya sa ospital dahil buong araw ang shift niya sa trabaho. Dumaan siya rito saglit para kunin ang naiwang gamit. Napatingala pa siya nang mahulog ang mga susing hawak. Yumuko siya at kinuha yon. Sandali pa niyang sinilip ang suot na relo. Malalim na ang gabi kaya pala pakiramdam niya ang bigat-bigat na ng talukap ng kaniyang mga mata. Matapos mailak, ay pagod na naglakad ang dalagang doktora. Tahimik na tahimik ang main road at maliwanag ang ilaw sa poste ng daan. Nagtungo si Astrid sa pinto ng kotse. Bubuksan niya na yon nang may dumaang mabilis na sasakyan. Halos sumabog ang buhok niya sa bilis sa pagdaan ng sasakyan sa tagiliran niya. Nasundan niya na lang yon ang tingin. Gusto pa ba mabuhay ng nakasakay dun? Tanong niya sa sarili. Hanggang sa matanaw niya ang pag-atras ng van. Hindi alam ni Astrid kung bakit siya napako sa kinatatayuan. Naging mahigpit din ang kapit niya sa susi. Sa isang kisap ng mga mata niya ay nasa tapat na siya ng pinto sa gitna ng sasakyan. Doktor ka? Ha? Nangangatal niyang tugon. Hinila siya ng isang lalaki na nasa loob ng sasakyan sa kwelyo ng damit palapit sa van. Doktor ka! Sigaw nito. Napaigtad ang dalaga kasabay ng pag-angat ng kamay nang tutukan siya ng baril sa ulo. Napatingin si Marcelo sa klinik bago sa nakasampay na puting coat sa braso ng babae. Isakay mo siya! No! Wag! Basta nalang hinila si Astrid sa loob ng mga ito at mabilis na isinarado ang pinto. Nanginginig ang buong kalamnan niya. Nasa loob siya ngayon ng madilim na sasakyan hanggang sa bumaha ang liwanag. Muli niyang itinaas ang kamay nang makita ang baril at itapat sa kanya. Tingnan mo siya. Utos ng lalaki at may itinuro. Marahan niyang inilipat ang mga matang may mga luha sa isang lalaking nakahiga. May dugo ang tiyan nito. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa anino ng silya ng van na nakatapat sa mukha ng duguan. Bilis! Nagulat muli si Astrid sa nakakatakot na sigaw na yon. Hinila pa na kung sino ang bag niya at Dr. Scott. Bilis! Okay, okay. Natataranta at umiiyak na balik sigaw niya. Marahan siyang yumuko. Nanginginig ang mga daliri niyang palapit sa ibabang bahagi ng katawan ng nakahiga. Kinalma niya ang sarili. Lalo na't nakikita niya ang maraming dugong nauubos dito. Lumunok siya bago inabot ang botones ng suot nitong polo. Binuksan niya yon at dahan-dahang napatingin sa mukha ng walang malay na lalaki. Bilisan mo na! Hiyon ang lalaki na nakabantay sa kanya. Walang pagkakataon si Astrid na pagtuunan ng pansin ang mukha ng nakahiga. Mas gusto niyang makita ang naging pinsala nito. Abdominal gunshot. Sambit niya nang makita ang tama nito. Mabilis siyang kumilos. Ang bag ko! Tanong niya nang luminga sa mga lalaki. Ang bag ko! Ganting sigaw niya sa mga ito. Ano? Gusto niyo ba siyang mabuhay o hindi? Walang nagawa si Marcelo kung hindi ang tumango para pumayag. Inabot yun ni Simon sa doktora. Nagmamadaling naghalungkat si Astrid. Ano bang hinahanap mo, miss? Huwag kang magkakamali dahil maling kilos mo. Hindi lang dugo mo ang kakalat dito, pati na rin utak mo. Hindi pa rin naaalis ang nakatutok na baril sa ulo ni Astrid. Doktor ako, alam ko ang ginagawa ko. Mula sa bag ay inilabas niya ang sariling scarf. Yun lang naman ang meron siya para rito. Anong ginagawa mo? Tanong ng istrangherong armado. Galit siyang tumingala sa lalaki habang nakatakip ang tela sa tama ng baril para mapigilan ng labis na pagdurugupan nito. Kinokontrol ang bleeding. Muli niyang binalikan ang tingin ng pasyente. Kailangan na niyang madala sa ospital. Aniya ni Astrid. Tiningnan niya ang direksyon na tinutungo ng van. Iliko niyo. Malapit na rito ang St. Vicente Hospital. Kailangan na niyang maoperahan. Pinagtuunan niya ng pansin ang walang malay na lalaki. Kailangan na nitong madala sa ospital para makaligtas. Habang nilalagyan ni Astrid ng pressure ang tama ng baril ng istranghero,
ay marahang gumala ang mga mata niya rito. Mabigat ang paghinga niya habang nakikita ang kulay abo na buhok ng lalaki sa braso. Napatitig siya sa hinliliit nitong may gintong singsing. May nakaukit pa roon na hindi niya maintindihan. Natatakot niyang itinaas ang mga mata sa mukha ng lalaki. Hanggang sa marinig ng dalaga ang ungol nito. Muling itinoo ni Astrid ang mga mata sa sugat ng istranghero. Bilisan niyo! Nauubusan na siya ng dugo! Naalarman niyang sambit. Nilingan niya ang tinatahak na daan. Napakunot noo siya. Mabilis niyang hinarap ang mga armadong lalaki. San tayo pupunta? Lagpas na tayo sa St. Vicente! Kailangan niyang dalhin sa emergency room at operahan! Tumigil ka! Natuod siya nang tapatan siya ng baril ng isa sa noo. Tumulo ang luha ni Astrid habang naniga sa pagkakayuko. Tumahimik ang ingay mo. Alam din namin ang ginagawa namin, doktora. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag mong hahayaang mamatay si Tuka po. Kung hindi, ikaw ang isusunod namin. Mas bumilis ang paghinga niya. Sa pagyuko niya mula sa lalaki, ay bumukas ang pinto ng van. Matuling kumilos ang mga armadong istranghero. Baba! Nakataas ang may bahid para dugo na kamay ng dalaga nang bumaba ng sasakyan. Sa pagpihit niya ay natigilan siya ng matagpuan ang sarili sa harap ng isang malaking bahay. Malamansyon sa laki at taas. Bilis! Naunang ipinasok si Alessandro sa bahay bago itinulak si Astrid sa loob. Malito, we should take him to the hospital para mailigtas natin siya. Patuloy niyang reklamo habang itinutulak-tulak paakyat ng mahabang baitang. Napansin niyang marangyang hagdan para siyang dinala sa bansang Italia dahil sa itsura at sa tradisyonal na panloob na disenyo ng bahay. May mga nakadisplay pa na malalaking mga antique wall art sa dingding. Natanaw niya ang pagbukas ng isang malaking pinto kung saan ipinasok ang duguan na lalaki. Pasok! Halos mangudgod siya ng itulak. Higit-higit ni Astrid ang hininga ng bumulaga sa harapan niya ang operation bed at operating monitors. Tigalgalang doktora. Sa hospital niya lang ito nakikita, hindi sa isang mansyon. Inihiga ni Marcelo si Alessandro. Hoy doktora! Bilis! Naroon siya sa tagiliran at nakatayo sa tabi ng surgical bed. Pinagmamasdan niya ang walang malay na nakahiga. Unang beses niyang nakakita ng ganitong imahe. Napaka-perpekto ng hugis ng mukha nito. Sa matingkad na kayumangging balat nito, ay may madilim na aura ang lalaki. Lihim na pinakiramdaman ni Astrid ang paligid mula sa mga armadong lalaki. Alam niyang may mali. Hindi basta-basta ang istrangherong tinamaan ng bala. Inihanda ng dalagang sarili na tumalikod at tumakbo. San ka pupunta? Nakaharang at naitulak na agad siya ng isang tauhan. Tumama pa siya sa operating bed. Hindi ko siya kayang operahan! Surgeon ka, hindi ba? Sarkastiko ng isa at itinaas pa ang doctor's gown niya na may nameplate. Anong hindi mo kaya? Bilisan mo na! Itinulak siya nito sa balikat. Hindi niyo naiintindihan. Marami akong dapat gawin. Komplikado to. Marami akong kailangan. Lahat kaya naming ibigay. Kumpletong operating room na to, doktora. Naguguluhan na inilibot ng dalaga ang paningin sa loob ng kwarto. Kailangan ng anesthesiologist, x-ray, ultrasound, MRI. Napayuko at napahiyaw si Astrid nang may magpaputok ng barel. Lumapit ka na rito at gawin mo ang operasyon. Gigil na aniya ni Marcelo. Hinablot ng isang lalaki ang dalaga. Itinayo at dinala sa tabi ng mafia leader. Ito na yata ang pinakanakakatakot na operasyon sa buhay ni Astrid. Sa 4 na taon niyang pagiging doktor, ngayon lang siya mag-oopera mag-isa sa pasyente pang alam niyang hindi basta-basta. Sinulyapan niya ang mukha nito. Ibinangga sa braso niyang isang surgical gloves. May mga luha at nanginginig niyang kinuha yon. Pigil ang iyak ng dalaga habang sinusuot ang guwantes. Marahan niyang inalis ang nakapigil sa pagdurugo ng istranghero. Nakita ni Astrid ang mas malalim pa na sugat nito. Iniatras niya ang mga paa. Tatalikod na sana siya nang may humawak sa kamay niya. Natigilan si Astrid.
Tiningnan niya ang kamay na nakakapit sa braso niya. Dahan-dahan siyang napatingin sa mukha ng pasyente. Kitang-kita niya ang kulay tsokolate at mahaba nitong pilik mata. Matangos na ilong, kasama ng maliliit na buhok na naroon sa linya ng maganda nitong hugis ng panga. Hindi may pagkakailang may dugo itong banyaga. Do it! Mahigpit ang kapit nito sa braso niya. Nang oras na yon, tinawag siya ng propesyon. Sinumpaan niyang magligtas ng buhay, kahit anong klaseng tao pa. Nang lumaglag ang kamay na nakakapit sa kaniya ay mabilis siyang kumilos, kailangan niyang mailigtas ito sa kamatayan. Bahala na kung ano naghihintay sa kaniya sa dulo. Nagkatingin na lamang si Marcelo at Simon habang abala ang doktora sa pag-opera ng tama ng baril sa leader. Hinihingal na hinubad ni Astrid ang surgical gloves nang tumalikod sa pasyente. Hinakbang niya ang isang paa pero agad na may humarang sa kanya. Dalhin si doktora sa guest room. What? Tanong niya nang alisin naman ang face mask. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at akma siyang hahawakan sa braso. Pero iniwas niya yon at nagtatakang sinalubong ang mga mata ng kaharap. I'm done. Iniligtas ko na siya sa bingit ng kamatayan. Ngayon, hayaan niyo na akong umalis. Dalhin siya. Bali walang sagot ng lalaki. Paikot-ikot si Astrid sa malawak na kwarto. Nakalukip-kip siya at problemadong-problemado. Wala ang gamit niya para makahingi ng tulong. Napahinga na lamang siya. Hindi niya akalaing matapos ang nakakapagod na duty bilang isang surgeon, magiging ma-action pa ang buong gabi niya at nakidnapan ng mga sindikato. Taimtim siyang napadasal. Sana mabuting tao ang iniligtas niya at palayain agad siya. Hindi na malay ni Astrid na nakatulog na siya sa bintana ng kwarto. Nagulat siya nang may lumipad na ibon. Napapikit pa ang dalaga ng tamaan ng pasikat na araw. Binaton niya ng tingin ang nakapinid na pinto. Maingat ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan. Mukhang narinig na ang dasal niya at tuluyan ang makakatakas. Dahil walang katao-tao sa loob at napakatahimik, nangingiti siya sa kabila ng kaba. Nasa gitna na siya ng malawak na sala nang mabitin pa ang mga paa niya sa paghakbang. Buongiorno. Nahugot ni Astrid ang hininga dahil sa Italianong pagbati ng baritonong boses na yon. Hindi naman tama na basta na lang umalis ang bisita na hindi nagpapaalam, hindi ba? Huminga muna siya bago marahang pumihip. Muntik na siyang himatayin na magtagpo ang kanilang mga mata ng lalaking nakaupo sa wheelchair. Ang mga matang kagabing na silayan niya ay mas gumanda pa. Ngumisi si Alessandro. Marahan siyang tumayo. Napakapit pa siya sa bagong operang tagiliran. Wala kang masabi, doktora? Inatras ng dalaga ang paa nang humakbang ito. Mas lalong napangisi ang binatang Pilipinong Italiano. Hinawi nito ang suot na roba para ipakita ang naka-bandage na bagong opera. I saw that face in the operating room last night. Pag-alala ni Alessandro. Akala niya, panaginip lang ang nakita niyang babae kagabi. Inaasahan niyang nasa langit na nga siya. Ikaw ang nag-opera sa akin. Iniwas ni Astrid ang mga mata. Itinutok niya yon sa sahig. Tama ka, sir. Pinagmamasdan ng binata ang dalaga habang may nakakalokong ngiti sa labi. Gusto ko na ho sanang umuwi. Tapos nang tungkulin ko sa inyo. You can't leave my gunshot wound like this, Doc. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Lilinisin ko ho bago ako umalis. Nagkaroon siya ng pag-asang papaalisin na siya ng lalaki kung matatapos niyang gawin yon. Dahil kahit nakakatakot ito, ay mukha namang pagbibigyan siya. Bumalik sa kinaupo ang wheelchair si Alessandro. Itinulak naman yon ni Marcelo patungo sa sala. Kunin niyo ang kailangan niya. Tumango lang ang tauhan at umalis. Inilipat niya ang mga mata sa dalagang nakatayo. Hindi kita kayang buhatin. Para tabihan ako rito, doktora. Nagmamadaling nagtungo si Astrid sa supa. Kaswal na ipinatong ni Alessandro ang mga braso, pahalang sa ibabaw ng kinaupuan. Tuka po. Inilagay ni Marcelo
isang bag na may magamit para sa panlinis ng sugat, umalis na rin ang tauhan. Sinulyapan niya ang doktorang nanatiling nakatayo. Okay. Umupo sa mesa si Astrid para makaharap ang lalaki. Nakuha niya ang gustong iparating nito at para siyang batang sumunod sa utos nito. Halos mahulog ang gamit ng kunin niya sa loob ng isang bag. Humarap ang dalaga matapos magsuot ng disposable gloves. Nagalangan siya sa unang gagawin, ang hawiin ang roba ng kaharap. Panandali ang nawala ang panunuyo ng lalamunan niya nang lumunok. Sa kagustuhan niyang makauwi na, tumayo siya at yumuko. Tinitigan ni Alessandro ang mukha ng dalaga ngayon ay nakayuko sa harap niya para buksan ang roba at tingnan ang natamo niyang sugat. Sinimula na iyong linisan ng doktora sa tahimik na sala. Hindi pa kailanman kinabahan si Astrid sa mga simpleng paglilinis lang ng sugat. Iba ngayon. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Nabibini siya, lalo na sa tuwing lumalapat ang balat niya sa tiyan o sa kahit anong parte ng katawan ng lalaki. Laking pasasalamat niya nang matakpan na iyon ang benda. Otomatikong dumiretso ng pagkakayuko si Astrid habang may mga butil ng pawis. Tapos na, sir. Pwede na ba akong umuwi? Tumindig si Alessandro. Magkadugtong ang mga mata nila ngayon ang kaharap na nakikitaan niya ng takot at kaba. Why don't you join me for breakfast? Wag na ho, hindi ako gutom. Tanggi ng dalaga kahit hindi na rin niya matiis ang kalam ng sikmura. Pasensya ka na, doktora. Hindi ako sanay na tinatanggihan. Nginitian siya nito bago nilagpasan. Doon lang nagawang huminga ni Astrid. Ayaw niyang pakiramdam na inaantala nito ang pagpapaalis sa kanya. Ayaw na niyang abutin pa ng isang gabi sa bahay na ito. At ayaw niya ring isipin na tuloy na siyang kinidnap ng mga ito. Sir! Nagawang harangan agad ng tauhan ng istranghero ang dalaga nang habulin niya ito. Naabutan niya ito sa nakakalulang dining area na parang royal family ang kakain. Gusto ko na hong umuwi. Siguradong hinahanap na ako sa amin. Isa pa, may duty pa ako. Naghihintay sa akin ng mga pasyente. Nagawa ko ng mga dapat kong gawin. Kaya hayaan niyo na akong umalis. Pakiusap. Napakurap lang siya at lumambot ang mukha ng mapagtantong tinitigan siya ng istranghero. Hindi ka aalis hanggat hindi gumagaling ang sugat ko. Awang ang labi niya. You heard me right, doktora. Now, join me. Dumiretso ito sa silya habang tulala ang dalaga. Ibig sabihin, isa, dalawa o tatlong buwan pa siyang mananatili rito. No! Singhal ni Astrid. Napuno na siya sa mga nangyayari. Walang takot siyang sumugod sa silya nito. Ipinatong ang palad sa ibabaw ng mesa. You can't do this to me, sir. Tinulungan na kita. Hindi na kita responsibilidad. Isa pa, kayang-kaya mong kumuha ng doktor. Inilibot niya ang tingin sa marangyang bahay bago ibinalik ang nandidilat na mga mata sa mukha ng lalaking kampanting nakaupo sa silya. Imposible namang mansyon ang bahay mo pero hindi mo afford manguha ng private doctor. I'm done with my job here. You can't illegally detain me here. Aalis ako sa gusto mo o hindi, mister. Hinihingal si Astrid na tumalikod. Pinanood lang din siya ng mga tauhan. Hindi siya pinigilan sa matigas niyang pagtutulo sa amo ng mga ito. Humakbang siya pero napahinto rin. Nagtataka siyang walang pumipigil sa kanya. Nang matuon ang mga mata niya sa entrada ng dining area, napadasal siya nang wala sa oras nang makita ang isang malaki at itim na aso na nakalaylay ang dila. Noon pa man ay may trauma na siya sa aso dahil minsan na siyang hinabol at kinagat nito. Talagang nanginginig ang kalamnan niya sa tuwing makakakita ng aso. Muling pumihit paharap si Astrid. Lumaki na lang ang mga mata ni Alessandro nang humakbang ang doktora sa ibabaw ng mesa niyang galing pa sa Italia. Doon ito tumayo sa gitna ng mga plato at pagkain. What are you doing? Tanong niya. Hindi na naindan ang binata ang tama ng baril sa pagtayo. Ayoko ng aso! Ilayo niyo yan! Hysterical na sigaw nito. Kinuha pa ng dalaga ang mga plato
at lahat ng mahagip nito ay binabato. Lumapit ang aso niya at nakatingalang tumatahol. Mas lalong naalarma si Astrid. Nang makita nito si Alessandro na nakatindig, tumalon ang dalaga rito. Walang nagawang binata kundi ang sambutin ng doktora. Tulala ang mga tauhan ng mafia leader. Napangiwi na lang ang amo nila sa bigat nito. Aray! Natigilan si Astrid. Napatingin siya sa kung saan siya nakakapit. Nakapalupot ang dalawang braso niya sa batok ng lalaki at nakaikot ang mga hita sa tiyan nito. Bumaba ang mga mata niya sa tagiliran ng binata. Naaninag niya ang pagdurugo ng sugat nito. Pareho silang napaharap sa isa't isa. Sa tingin ko, matatagalan ka pa talaga dito, doktora. Mariin na lang napapikit si Astrid. Pasensya na talaga. Abot-abot ang paghingi niya ng tawad habang binebendahan ang sugat ni Alessandro. Nakahawak lang sa noo ang binata. Pwede na ba akong umuwi? Tanong niya nang lumayo rito. Ano sa tingin mo? Seryosong baliktanong nito sa kanya. Kasalanan to ng aso mo eh. He didn't do anything. Ikaw itong nag-react ng sobra. Tumayo si Alessandro. Kakagatin niya ako. Inunahan ko lang. Hindi siya kakagat ng tulad mo. Mataas ang standard ni Diesel pagdating sa balat at butong kakagatin. Nagkatitigan sila. Uuwi na ako sa amin. Sinenyasan ang binata ang mga tauhan. Hinarangan agad ng mga ito ang dalaga. Bitawan niyo ako! Ano ba? Sigaw ni Astrid habang bitbit sa magkabilang braso ng dalawang lalaki. Napailing na lang si Alessandro. Napakapit pa siya sa sugat bago napangisi. Mukhang mag-i-enjoy akong manatili rito sa bansa. Bulong niya. Napabalikwas agad si Astrid. Nagising siya sa loob ng isang malaking kwarto. Kaibahan nga lang ay parang bulak sa lambot ang kama. Nagtitimpi siyang bumangon paupo. Madilim na kaya naman sigurado siyang inabutan siya ng gabi sa mansyon ng lalaking hindi naman niya kilala. Mabilis siyang bumaba ng kama. Hindi pwedeng manatili lang siya rito at walang gawin. Inikot ni Astrid ang doorknob. Nakababa siya ng hagdan hanggang sa marinig niya ang mga boses na parating. Agad siyang nagtago kung saan. I have to get rid of Aldo before I go back to Italy. Pagtukoy niya sa leader ng Ventel Cartel na grupo ng mafia na nag-abang sa kanila at ang dahilan kung bakit siya nabarela. Sumilip siya sa sala. Naroon ang binata may kausap sa cellphone. Kasunod ang mga tauhan nito. Hindi na niya maintindihan ang mga sinasabi nito dahil ibang lingwahe na. Narinig pa niya ang usapan ng mga tauhan. Naaninag niya ang gigil sa mukha ng binata. Isa lang ang sigurado niya. Nakakatakot na tao ang kasama niya. Tuka po. Aray! May humawak sa likod ng damit ni Astrid at binitbit siya. Napalinga rito si na Alessandro. Nakikinig siya sa usapan. Ibinaba ng mafia leader ang hawak. Lascia lo andare. Utos niya sa tauhang hawak sa damit ang dalaga. Naguluhan naman si Astrid pero nang bitawan siya, ay mukhang yun ang ibig sabihin ng sinabi nito. Anong narinig mo? Sa halip na sumagot ay tanong din ang naging tugo ng kaharap. Sino ba kayo? Anong klase kang tao? Bakit gusto mong pumatay? Hindi kayo mga pulis, pero may mga baril kayo. Ano ka ba talaga? Puno ng pagkabahala at kuryosidad na tanong ng doktora. Naroon naman ang nakakatakot ng ngisi nito. Itinaas ni Alessandro ang hinliliit na daliri kung saan naroon ang gintong singsing na kung tawagin ay Family Crest Signature. Minana pa niya yon sa ama na dati ring isang mafia leader. Ano sa tingin mo, doktora? You were an angel who spared a devil from hell. Mabilis na nahulog ang mga luha at nalukot rin ang labi niya. Dalhin siya sa sasakyan. Seryosong dugtong nito bago tumalikod. Narinig na lang niya ang pagpalag ng babae. Mananatili muna ako sa Tagaytay habang pinapahilom to. Yumuko pa si Alessandro sa tiyan para tukuyin ang tama ng barela. Copy that.
Siguraduhin niyong hindi tayo masusundan ni Ventel Cartel. Nakatanaw si Alessandro sa malaki niyang gate. Kaharap ang kanang kamay na si Marcelo. Tumango ang kanang kamay. Inaalok pa rin ni Mr. Chow yung negosyo. Tuka po. Tinitigan niya ito. Matagal na rin siyang gustong kausapin ng Chino na isa ring mafia leader sa China. Hindi sila magkaroon ng pagkakataong magkita dahil parehong abala sa mga sari-sariling transaksyon. Ngayon, pareho silang nasa bansang Pilipinas para sa negosyo. Alright, but make sure everything will be fine. Itinaas pa niya ang hintuturo sa kaharap. Ayokong maisahan ulit. Tumango lang muli ito. Tatalikod na sana si Alessandro nang magtanong muli ang kanang kamay. Si Doktora, anong plano para sa kanya? Sinulya pa niya ang kotse kung nasaan ang babaeng tinutukoy nito. Pwede ko nang tawagin si Dr. Steven. Papakawalan o kaya papatay, yan ang wag mong gagawin. Banta niya nang muling humarap kay Marcelo. Akin siya. Nag-usap ang mga mata nila ng matagal ng kasama. At kahit yun lang ang narinig nito, ay sigurado siyang malinaw siyang naintindihan ito. Tumango si Marcelo at umatras ang paa. Bumaha ang liwanag nang bumukas ang pinto. Sisigaw pa lang si Astrid na nasa backseat nang kaswal na pumasok sa loob ang estranghero. Pakawalan mo na ako! Hindi ako magsusumbong na may baril kayo at... Natigilan siya nang walang emosyong humarap sa kanyang inoperahan. Pangako! Hindi ko gagawin yon! Inangat pa niya ang kaniyang kamay. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Napaatras pa siya ng akma siyang aamuyin ng kaharap. Winagwag pa nito ang kamay bago kaswal na sumandal sa kinaupuan. I suggest na matulog ka kesa magdaldal ka. Wala ka na rin namang magagawa. Isasama kita kahit saan. Ano? You can't do that. Hindi mo ako pagmamayari. Hindi nga kita kilala. This is kidnapping. Humarap si Astrid sa binata. Pinaghahampas niya yon at sumigaw. Tulong! Tulong! Kinidnap ako ng Italianong to! Napailing na lang si Alessandro. Tulong! Ibaba mo ko! Siya naman ang binalingan ng doktora. Hinawakan siya sa braso at niyog-yog ng niyog-yog. Utang mo sa akin ang buhay mo! Kaya dapat mong bayaran yon! Ibaba mo na ako! Huminto lang ito nang may hugutin siya sa tagiliran. Ginapang ng takot si Astrid kasabay ng mahigpit na kapit sa matigas na braso ng lalaki. Napaigdad siya ng buksan sa tapat ng mukha niya ang isang lighter matapos nitong isubo ang isang sigarilyo. Don't worry, I won't hurt you. Hindi ako ganong tumanaw ng utang na loob. Kinindatan pa siya nito at ibinuga ang usok sa mukha niya. Pabali ang binitawan ni Astrid ang braso ni Alessandro. Sino ka ba? Bakit parang hindi ka natatakot sa batas dito sa Pilipinas? Alam mo bang sa oras na makawala ako sa pagkidnap mo, sa kulungan ng bagsak mo? Natawa lang ito habang patuloy sa paghit-hit ng sigarilyo. Ganoon na rin ang mga lalaki sa driver at passenger seat. Binato iyon nang nagtatakang tingin ni Astrid bago sa katabing prente pa rin nakaupo at walang kaba. Ay, ma-doctor, may kamag-anak akong pulis. Ganoon na rin sa kamera. Naiiling na lang si Alessandro. Okay, naniniwala ako sa'yo. Eh kung naniniwala ka talaga, dapat nanginginig ka na sa takot ngayon at nagmamadali akong ibaba. Inalis nitong nakapasal na sigarilyo sa bibig. Takot? Hindi ko alam ang pakiramdam na yun, doktora. Hindi alam ng isang Alessandro Fosco Accardi ang pakiramdam ng takot. Alessandro? Sino ka ba talaga? Halos magdugtong ang kilay ni Astrid. Hinagod pa ng tingin ng dalaga ang magkakrus na tuhod ng binata. Tell me, ba't ba ang yabang mo? Who the hell are you? Isang kamay na hinawakan ni Alessandro ang dalawa at manipis na mga braso ni Astrid. Naghinang ang kanilang mga mata. Tumaas pa ang sulok ng labi nito. Wala akong kinatatakutan. Isa akong mafia. Napakurap siya. Nakuha mo? Isa akong Pilipinong Italianong mafia leader. I came from Italy and I am here for business. Ngayon, may tanong ka pa ba, doktora?
Pilit siyang bumitaw sa kamay nito nang mapatingin sa nakakatakot na singsing sa palasingsingan ng leader. Handa naman siyang marinig kung ano itong klase ng tao, pero hindi ganito kabigat. Hindi leader ng isang mafia na galing pa sa Italia. Tumangot-tango si Alessandro dahil sa pamumutla ng dalaga. Ibinuga niya ang usok ng sigarilyo sa mukha ng kaharap. Simula nang malaman ng lahat ay nanahimik si Astrid sa sulok. Umiyak siya. Hindi niya alam ang gagawin. Pakiramdam niya maling kilos niya, kakalat ang parte ng utak niya sa loob ng kotse. Ganon ang tingin niya sa katabing lalaki. Marahan na iminulat ng dalaga ang mga mata. Lupa ang agad na rumihistro sa paningin niya at ramdam niya ang mabigat sa ulo hanggang sa mapatingin siya sa sarili. Nakasampa siya sa isa sa balikat ng binata. Otomatiko siyang nagpumiglas. Pinaghahampas niya rin ang likod nito. Bitawan mo ako! Angil ni Astrid. Stop moving kung ayaw mong mabalian ka ng balakang. Seryosong tugon ni Alessandro habang mahigpit ang kapit sa likod ng dalawang binti niya. Kasalukuyan siya nitong buhat habang naglalakad. Kahit anong gawin niyang pagwawala, ay baliwala sa mafia. Nadala siya nito hanggang sa loob ng bahay. Mas lalo siyang naalarma nang ipasok siya nito sa banyo. Anong balak mo sa akin? Bitawan mo nga ako? Are you going to rape me? Ano, hindi ka lang mafia leader? Rapist ka na rin? No, please! Ibaba mo ako! Halos mapaos ang magandang tinig ng dalaga. Aray! Napahawak pa si Astrid sa balakang. Walang ingat siyang ibinaba nito habang may ngisi sa labi. Nilingan niya si Alessandro habang umiiyak nang hawiin ito ang shower curtain. Huwag mong gagawin! Ang OA mo, doktora. Again, you're overreacting. Hindi ako titikim ng babaeng ilang araw nang hindi naliligo. Hindi na siya nakasagot nang isarado nito ang kortina. Nahampas niya ang tubig kung saan siya ibinagsak ng mafia leader. Mr. Alessandro Fosco Accardi. Nakatayo na ang chino sa lanay, di kalayuan sa mansyon ng binata sa Tagaytay. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Sinulyapan lamang niya iyon. Natawa lang ang matanda. Nauna siyang umupo sa silya. Well, tungkol pa rin ito sa clandestine casino na inoffer ko sa'yo. Tumungo-tungo siya. Matagal na siya nitong inaalok na magtayo ng iba pang kasino sa syudad ng China. Hanggang ngayon kasi illegal pa rin doon ang mga kasino. Meron naman silang isang tinayo sa ibang lugar na talagang malaki ang kinikita nila. Dumikwatro si Alessandro. Natigilan siya nang masilayan ang dalagang nakasuot ng malaking long sleeve polo. Hakbang-hakbang ni Astrid ang maputi at makinis na hita sa isa sa mga pinto. Basa pang maikli nitong buhok. Buong akala niya ay walang tao roon. Doon sana siya dadaan para tumakas. Napakunot-no ang binata. Mas lalo yung lumalim nang mapalinga sa chino. Nakatuon din ang mga mata nito sa dalaga na natigilan nang makita ito. Number 2. Never look at the wives of friends. Malalim na boses niyang pagpapaalala sa Chinese ng 10 utos nila bilang mga mafia. Agad itong umiwas at luminga sa kanya. The offer was rejected. Now get the hell out of my face. Is she your wife? Nagtatakang usisa ng chino. Galit na tumayo si Alessandro. Hinila niya sa braso ang doktora at ipinasok sa loob. Isa ka pa. Nagtiimbagang niyang aniya habang kapit ang dalaga. Bitawan mo ako! Gusto ko nang umuwi! Kinagat ni Astrid ang kamay ng binata at tumakbo. Mabilis siyang nakalabas sa malaking bahay. Dumampi agad sa balat niya ang malamig na hangin, kasabay ng paglipad ng kanyang itim na buhok. Nagpalingalinga siya sa paligid. Pagkakataon na niyang makatakas, muli siyang tumakbo hanggang sa tumama siya sa isang malapad na dibdib. Takot siyang napatingala. You can run, but you can't hide. Because I own you now, Astrid. Binitbit sa tiyan ni Alessandro ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit nairita siyang makita na malagkit ang tingin ng chino rito. Alam niyang pwedeng-pwede na niyang pakawalan o patayin ang doktora, pero hindi yun ang pinili niya.
Marami naman siyang nakita at nakilalang babae pero iba ang doktorang nagligtas ng buhay niya. Hindi niya ito basta mapakawalan ng gano'n na lang. Bitawan mo ako! Siniko ni Astrid ang sikmura ng mafia leader. Nabitawan naman siya nito. Hinihingal siyang humarap. Bakit pa ba kita inoperahan? Sana hinayaan na lang kitang mamatay! Really? Nakangisi at sarkastikong tanong ni Alessandro. Natigilan ang dalaga, lalo na't nalulunod siya ngayon sa lagablab ng nagagalit na mga mata ng binata. Parang mas lalong nainis sa binitawan niyang mga salita. Nahawakan agad siya nito sa magkabilang braso. Nahihintakutan siyang nakatingala rito. Alam mo kung paano mo malalaman kung papatayin ka ng isang mafia? Hindi na siya nakasagot ng kabigin nito ang batok niya at siilin siya ng isang halik. Napamulagat si Astrid. Ramdam niya ang mariin na labi nito sa kanya. Napapikit siya kasabay ng isang luhang lumagpak sa pisngi. Natigilan si Alessandro. Napatingin siya sa doktora. Lumuwag ang kapit niya sa batok nito at nagbigay ng maliit na espasyo sa pagitan ng kanilang labi. Kiss of death. Ibig sabihin, you're going to be killed, Astrid. Marahang ikinapit ng dalaga ang mga kamay sa tiyan ng leader. Napasigaw ito sa sakit nang di na niya ang sugat nito. Napayuko si Alessandro at napaatras. Mabilis siyang tumakbo. Kusang huminto ang mga paa niya, naririnig niya ang paghiyaw ng mafia leader sa sakit. Huwag kang lilingon. Paulit-ulit na kausap ni Astrid sa sarili habang sabog ang luha at sipon. Sa pagtapak ay masumidhi ang sigaw ni Alessandro. Napahiga na ito sa daan habang kip-kip ang tiyan. Pucha! Umiiyak na sigaw ni Astrid. Gusto niyang sabunutan ang sarili sa pagiging tapat sa tungkulin at pagkakaroon ng konsensya. Pumihit at tinanaw niya ang leader ng mafia bago lang tumakbo pabalik dito. Pinapanood ni Alessandro ang dalagang binabalutan ang sugat niya ng bandage. Kasalukuyan siyang nasa kama at nakasandal sa headboard. Hindi niya akalain na babalikan pa siya nito kaysa unahing tumakbo. Pasinghot-singhot pa ang dalaga. Bumaba ang tingin niya sa suot ng doktora. Iniwas niya agad ang mga mata. Tuka po. Pumasok si Marcelo. May bit-bit na pinag-utos niya bago lumabas muli. Napatingin si Astrid sa inaabot na ng binata. Ano yan? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Napakura pa siya nang ilapit nito ang paper bag sa mukha niya. Laman noon ang mga bagong damit. Napilitan siyang kunin yon. Salamat. Lalabas na rin ako. Dugtong niya. Nanatiling nakatitig lang sa kanya si Alessandro. Tumalikod na ang dalaga. Narinig ko nga pala yung sinabi mong second commandment niyo. Kumibot ang lalamunan ni Alessandro nang humarap ito sa kanya. Never look at your friend's wives. Hindi mo dapat inaangkin ang hindi naman sa'yo. Hindi mo ako asawa. Pwede mong idagdag yun sa mga utos niyo bilang mga kunong mafia-mafia. At saka yung kiss of death. Totoo ba yun? Kapag ba hinalika ng isang mafia leader, ano sa tingin mo? Bakit hindi mo pa ako pinapatay ngayon? You should never know when you will be killed, Doktora. Kaya nga nakakatakot ang kamatayan dahil hindi mo alam kung kailan yung darating. Well, ayokong isipin na kaya mo sinasabi yan dahil dinadahilan mo lang. Dahil gusto mo lang talaga akong halikan. Kasi kung papatayin mo ako, gawin mo na. Baka mauna pa akong makatakas. Tumaas lang ang sulok ng labi niya nang lumabas ang dalaga. Napangiti si Alessandro nang maabutang nakahiga si Astrid at mahimbing na natutulog. Umupo siya sa bintana na malapit sa kama ng dalaga at pinagmasdan ito. Marahang nagmulat si Astrid. Agad siyang napabalikwas at nagtakip ng kumot ng masilayan ang binatang nakaupo. Pinanunood siya. Tinawanan lang siya nito at umiling pa. Anong ginagawa mo rito? Kahit saan ko gustuhin pumunta, magagawa ko. Humalukip-kip pa si Alessandro. Bakit mo ako pinapanood matulog? May masamang bala ka sa akin, oh. If I am, you're undressed right now. Bastos ka! Malakas na binato ni Astrid ng unan ang leader.
Caswell itong tumayo. Maligo ka na. Hihintayin kita sa baba. Naiinis niyang hinawi ang buhok. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makatakas sa kasamang leader ng mafia. Bakit ang tagal mo? Inakbayan agad ni Alessandro si Astrid nang makalapit. Inigkas niyang balikat pero masyadong mabigat ang braso nito na nakaakbay. Suot-suot ng binatang isang sombrero at sunglasses habang naglalakad sa malawak na golf course. Nilingan niya ang dalagang naglalakad kasunod niya. Alam mo, pakawalan mo na lang kaya ako kesa ginagawa mo akong alalay. Reklamo nito habang nakasuot ng sun visor at hawak din ang golf club niya. Nginitian lang ni Alessandro ang dalaga. Natigilan naman si Astrid at napatitig sa mukha ng Pilipinong Italiano. Nasisinagan ito ngayon habang nasa ilalim sila ng sikat ng araw. Hindi na nakakatakot ang nasa labi nito. Hindi nang ngisi, kundi isang natural at matamis na ngiti. Akin na yan. Kinuha ng binatang hawak niya. Nagtungo naman siya sa likod nito dahil nagmustra na itong maglalaro. Pinanood niya ang leader ng mafia habang nakatalikod. Aminin niya man o hindi, lalong naging matapang at kaakit-akit ang pisikal nitong anyo sa suot. Nakatak in ang puting colored polo nito sa tailored trouser at nakasuot ng golf shoes. May guwantes din ang isang kamay nito. You see that? Pagmamalaki nito nang pumasok ang isang golf ball sa butas. Hindi. Matabang na tugon ni Astrid. Isa pa, wala akong alam sa golf-golf na yan. Mas gusto ko pang mag-opera kaysa magpainit dito. Irita niyang giit. Come here. Inabot ni Alessandro ang kamay niya. Pinapwesto siya nito sa harapan. Nagulat pa siya nang kaunti nang mula sa likuran niya ay nararamdaman niya ang binata. Tuturuan kita para naman hindi laging human organ ang kaharap mo. Nahigit ni Astrid ang hininga. Mula sa likod galing ang dalawang braso ni Alessandro. Tinuturuan siya nito paano hawakan ang golf club. Dikit na dikit ang balat nila at hindi siya makahinga dahil doon. Lalo na sa tuwing dumadampi sa liig niya ang mainit nitong hininga. 1, 2, 3. Bilang nito, nang igiya ang kamay niyang itulak ang bola. Dire-diretso naman yun sa butas. Bumitaw sa kanyang binata habang tuwang-tuwa. Nakaharap si Astrid sa salamin ng banyo. Bakit ba kinakabahan ako sa mafia leader na yun? Pinakiramdaman pa niya ang dibdib. Napatingin siya sa pinto. Sa halip na inaalam niya kung anong meron ngayon sa puso, bakit hindi siya maghanap ng paraan para makatakas? Nakayuko siya habang suot ang visor. Dahan-dahan siyang palabas ng banyo. Habang naglalakad ay rinig niya ang dalawang lalaking nagbubulungan sa isang gilid at isang pangalan ang malinaw na naririnig niya. Huminto si Astrid at mas pinakinggan pa ang mga ito. Lumaki ang mata niya nang masilayan ang pagbunot ng baril ng mga lalaki. Naisip niya agad ang mafia leader. Alessandro! Natanaw ng binatang tumatakbong doktora palapit sa kanya sa golf course. Hinihintay niya itong makalapit habang nakalukot ang noo. Napatingin si Alessandro sa kamay nitong mahigpit ang kapit sa kanya habang alalang-alala ang anyo. What happened? Tanong niya rito. Kumapit si Astrid sa isang balikat niya kaya't bumaba pa ang binata ng kaunti para marinig ang sasabihin ng dalaga. May narinig akong mga lalaki sa labas ng comfort room kanina. Humarap siya sa dalaga. Malinaw kong narinig ang pangalan mo. Halos maduling ang mga mata nila sa lapit sa isa't isa. Hinawakan ni Alessandro ang kamay ni Astrid matapos dumiretso at igala ang mata sa paligid. Are you sure? Oo. Naramdaman niyang pagganti ng pagkapit ng doktora sa palad niya na kinakabahan na rin. Sinin niya sa niya ang mga tauhan sa paligid. Kumilos naman sina Marcelo hanggang sa mapatingin siya sa magkadaupang palad nila Astrid. Maliit na napangiti si Alessandro. You want me to die, don't you? Tiningala siya nito. Bakit sinasabi mo sa akin to ngayon? Siyempre, may konsensya pa ako.
Hindi tulad mo. Bibitaw pa ito sa kamay niya dahil sa inis pero hindi niya yun hinayaan. Hanggang may marinig silang putok. Napayuko silang dalawa. Agad na humugot ng baril si Alessandro. Tumakbo sila palis ng golf course nang magkahawak kamay nang madapa ang dalaga. Astrid! Automatikong nakalalay ang mafia leader sa doktora. Inalalayan siya nitong tumayo. Napahiyaw pa siya nang marinig ang putok ng barela. Naalala niya ang kiss of death. Tinitigan niya ang mukha ni Alessandro. Hinawakan nito ang ulo niya at ibinaba. Wala rin itong balak na iwan siya o gawing harang sa mga balang parating. Sa isang hotel suite sila dumiretso. Kalalabas lang niya ng banyo matapos maligo ng pagmasda ng gasgas na natamo sa tuhod. Bago lang napatingin sa suot na isang itim na bestida. Natuon ang atensyon niya sa telepono na nasa mesa. Napakurap siya. Alam at kabisado niya ang contact number ng kaibigan. Siguradong matutulungan siya nito nang biglang maalala niya si Alessandro. Pakiramdam niya sa araw-araw na magkasama sila ay nawawala ng paunti-unti ang takot niya sa leader ng mafia. Kahit paano ay nakikita niya ito ng pagmamalasakit sa kanya, lalo na sa nangyari. Pwede naman siyang iwan ito sa gitna ng putukan. Pero hindi nito yon ginawa. Sa halip, ni hindi binitawan ni Alessandro ang kamay niya hanggang makarating sila sa hotel na ito. O baka naman hindi sa ganoong paraan balak kitili ng leader ng mafia ang buhay niya. Nagtatalo ngayon ang palaisipan sa kanya. Pero nang maalalang nasilayan niya ang mga mata nito kanina, naniniwala siyang may kabutihan pa rin sa puso ng binata. Kahit konti. Sa paglabas niya sa sala, ay saktong kapapasok lang ng room service. May tulak-tulak itong meal delivery cart. Naroon ang romantikong ayos sa mesa. May mga kandila pa. Good evening, ma'am. Tipid siyang gumiti. Kasama pa nito si Marcelo. Inukupahan niya ang silya ng lumabas ang dalawa. Seryoso niyang sinulyapan ang bawat detalye sa mesa. Ganun na rin ang napakagandang tanawin mula sa babasaging bintana. Mabilis na tumayo si Astrid nang pumasok si Alessandro. Stay there. Aniya nito. Marahan siyang tumutuwid sa pagkakatayo. Tiningnan ng binata ang mesa habang naglalakad palapit. Nagustuhan mo? Hindi siya tumugon. Lihim namang pinagmamasda ni Alessandro ang kabuuan ng dalaga sa binili niyang damit dito. Sa bagay, kahit ano namang suot ng babaeng nagligtas sa buhay niya, maganda. Umupo ka na. Tahimik sila habang magkaharap sa mesa. Mataas ang bawat paghinga ni Astrid. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ng kaharap dahil sa makapigil hininga nitong itsura. Wala siyang nakitang ganitong kagandang lalaki sa tanang buhay niya. Ang buong akala niya'y nakita na niya ang mga pinakagwapong lalaki sa mundo dahil sa pribadong hospital nila ay maraming gwapong doktor. May isa palang natatago at hindi niya pa nadidiskubre. Here. Inabot nito ang wine glass kaya nag-angat siya ng muka. Ano ba to? Last supper? Pagkatapos nito, papatayin mo na ako? What? Yung kiss of death. Pagpapaalala niya. Tinawanan lang siya ni Alessandro. You know what? Can we just eat? Nagutom ako kanina. Casual siyang pinaglagyan nito sa plato ng pagkain. Nahuli pa siya nitong nakatingin dahil hindi pa rin siya kumikilos. Come on, Astrid. Napilitan siyang kunin ang kutsara at tinidor. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Well, makukuha ko kung anong gusto ko. At malalaman ko kung anong gusto kong malaman. And I'm sure na walang maghahanap sa'yo while you're here with me, dating. Anong ibig mong sabihin? Nag-aar kong kilay na tanong ni Astrid kay Alessandro na siguradong walang maghahanap sa kanya. Your mom and dad are both in the States. They are enjoying their lives together after their retirement as doctors. Sarkastikong namangha siya. Ang galing mo.
Wala akong matanda na pinapubliko ko ang buhay na meron ako. Mayabang itong nagkibit-balikat. Lumaki na lang ang butas ng ilong ng dalaga. Hindi talaga basta-basta ang kaharap niya. Maging ang personal na detalye ng pagkataon niya na gawang malaman ito. Bakit ka ba napadpad rito? Hindi pa ba tapos ang agenda mo rito sa bansa? Bakit hindi ka nalang sa Italy magkalat ng lagim? You don't own the Philippines, Astrid. Hindi niya alam kung bakit iba ang gapang ng katawan niya sa tuwing naririnig ang pangalan mula rito. Isa pa, may dugo rin akong Pilipino na katulad ng nananalaytay sa'yo. Paano ka naging Pilipino? Ipinatong ng dalaga ang dalawang braso sa mesa. My mother is pure Filipina. Originally, naka-base kami sa UK. Sinanay niya akong magtagalog bago kami nagkakilala ng tatay kong Italian. So, ang tatay mo ang mafia? Tumango si Alessandro. Kauna-unahang beses niyang magkwento tungkol sa buhay niya at sa isang babae pa. Nasaan na siya ngayon? He's at peace. Sa inya pinamana yung mafia group? Pinagtagpi-tagpi at inunahan na ni Astrid ang binata sa pagkikwento. Dapat kung may alam ito sa buhay niya, ganun din siya. Yung nabaril ka nung gabing yon, saan kayo galing nun? Pailalim siyang binato ng tingin ni Alessandro. Wala itong nagawa at napipilitang tumugon naman sa tanong niya. Sinundan kami hanggang dito ng isang mafia group, galing Italy. Sila ba yung nasa golf course kanina? Maybe, but don't worry, hindi nila tayo masasaktan. Bakit? Natigilan sa pagtungga ng wine si Alessandro. Dahil papatayin mo sila? Ilan na bang napatay mo? I killed people who deserve to die. Hindi ka Diyos, Alessandro. Mariin niyang sambit. Nagkatitigan sila nang sumeryosong si Astrid. Sino ka para patawan sila ng kamatayan kung pare-pareho lang din kayong masama? Kumibot ang lalamunan niya. May kirot yon sa puso ng binata. Tinakpan niya ng ngisi ang lumalambot na anyo. You almost killed me, Astrid. Remember? Pagpapaalala nito nang gabing tusukin niya ang bagong opera nito. But I didn't, Alessandro. Napakurap ito. Marami akong pagkakataon pero hindi ko ginawa dahil magkaiba tayo. Exactly, Astrid. We're different. Anghel ka. Demonyo ako. Marahan na umiling habang malungkot ang mukha ng dalaga. Kaya bakit magkasama tayo ngayon? Tanong ni Astrid. Natahimik ang mesa nila habang magkahinang ang kanilang mga mata. Dapat nasa impyerno ka na kung hindi kita iniligtas. Dapat kamuhian kita dahil kalaban kita sa mundo na to. Isa akong doktor na nagliligtas ng buhay habang ikaw walang pusong kriminal. Mapait ang naging nasa labi ni Alessandro. Hindi niya ipinakita kung paano tumama ang masasakit na salitang yon sa puso niya. Look, Astrid, hindi kita pinipigilang maramdaman ang galit na yan. You can hate me, but don't leave. Doon lang bumaba ang emosyon ng dalaga. May mga luhang napatitig siya kay Alessandro. Ni hindi makangisi ang labi nito. May bagong emosyon rin sa mga mata ng mafia leader. Pero agad din itong tumayo at lumabas ng suite. Naiwan siyang tulala. Ano ang ibig sabihin nito sa pahayag na yon? Anong dahilan bakit ayaw nitong iwan niya? Inikot-ikot ni Alessandro ang gintong singsing sa hinliliit. Naroon siya sa madilim na sulok ng kanyang inuukupahang kwarto. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang doktora. Kung paanong unang beses niyang makaramdam ng sakit tungkol sa kung anong klase siyang tao at kung paano siya dapat kamuhian nito. Naalala niya kung paano ibigay ng Italianong ama ang singsing. Ganun na rin ang pamunuan niya ang isang grupo. Grupong pinagtutuunan ng malalaki at mga iligal na sugal sa iba't ibang bansa. Nung una ay hindi niya talaga gusto yon, lalo na ng kanyang inang Pilipina. Dapat ay babalik na sila sa Pilipinas nang patayin ang tatay niya ng kalabang grupo. Ganoon na rin ang kaniyang ina. Simula noon, wala na rin siyang sinanto. Doktora,
Pumasok sa kwarto ni Astrid si Marcelo. May daladalang bag. Sigurado siyang mga bagong damit yon. Salamat. Sandali. Huminto naman ang tauhan ng binata. Ngunit hindi ito kumibo. Paano mo nakilala si Alessandro? Tinitigan lang siya ni Marcelo. Alam niyang hindi ito magsasalita. Mas malalim pa sa inaakala niyang pagsasamahan ang meron ang mga ito. Napatingin si Astrid sa loob ng kotse nang sa pagpasok ay naroon si Alessandro. Seryosong seryoso habang nakasuot ng sunglasses. Habang nagbabiyahe ay nakatanaw siya sa bintana. Napaangat ang likod niya sa kinasasandalan nang mapadaan sa nakasarado niyang klinik. Napansin naman yon ang binata. Sinuliya pa ng dalagang loob ng kotse at mga kasama ng huminto ang sasakyan, hindi kalayuan sa klinik niya. Kumikislap ang mga mata niyang nagbaling kay Alessandro. Pwede akong bumaba? Sabik niyang tanong. Banayad lang ang pag-alog ng ulo nito. Patakbo siyang bumaba at nagderetso sa klinik. Naabutan ng binata si Astrid na nakatalikod at pinagmamasdan ng kabuuan ng klinik. Doktora Astrid! Sabay silang napalingon ang may babaeng pumasok sa loob ng klinik. Bitbit ang isang batang lalaki. Doktora, bukas na pala ang klinik niyo. Noong isang araw pa po ako pabalik-balik. Nagkatinginan sila sandali ni Alessandro. Talaga ho? Pasensya ho. Nagbakasyon ho ako. Kaila niya. Ipapacheck up ko ho sana tong anak ko at mataas ang lagnat. Umupo na ito sa silya kaya napaupo na rin siya. Anong nararamdaman mo? Hinawi ni Astrid ang buhok ng batang lalaki. Ilang araw na hong nilalagnat. Tumango siya habang may hawak na stethoscope. Si Alessandro naman ay umupo sa mga silyang nasa waiting area. Pinanood na lamang niyang doktora habang tinitingnan ng pasyente. Pinagmamasdan niyang maamong mukha ng dalaga. Hindi niya ito masisisi kung bakit dapat siya nitong kamuhian. Napakalaki ng pagkakaiba nila. Kabaliktaran siya nito. Magkaibang-magkaibang pagkatao nilang dalawa. Si Astrid may pakpak, habang siya ay may sungay. Doktora, boyfriend niyo ho ba yung Amerikanong gwapo? Bulong ng ginang habang lihim na nakatingin sa pwesto ng mafia leader. Italiano ho siya. Mas nauna pang itama ng dalaga ang nasyonalidad nito kaysa kung nobyo ba niya ito o hindi. Kay gwapo ho, doktora. Ipinagpatuloy ni Astrid ang pagsusulat ng reseta para sa bata. Maraming salamat ho. Doble ingat po para kay baby. Bilin niya sa lumabas na mag-ina. Sa paglabas ng mga ito ay marahang nagtagpo ang mga mata nila ni Alessandro na nakaupo at nakahalukip-kip. Mabilis niyang iniwasan yon at kunwaring sinasamsam ang mga gamit. Astrid! Humahango si Prince na pumasok sa loob. Sa paglinga ni Alessandro ay agad na nagsalubong ang makakapal niyang kilay. I'm so worried about you. Pagharap ni Astrid ay niyakap na siya agad ng kapwa doktor at kaibigang si Prince. Napatayo naman ang leader ng mafia. Automatikong kumalas siya sa kaibigan. Doktora, akala namin ano nang nangyari sa'yo? You've been gone for a few weeks. Ito na ang pagkakataon niya. Pwede na niyang sabihin ang nangyari sa kanya. Pailalim niyang sinulyapan si Alessandro. Nakipagtitiga naman ito. Hinihintay kung magsasabi siya ng totoo. Nasundan ang tingin ni Prince kung saan nakatuon ang mga mata ni Astrid. Pasensya na. May pasyente ka pala. Aniya ng kaibigan. Natawa sa inis si Alessandro. Pasyente? Inis na ulit ng binata. Nakita niya ang pagkuyom ng maugat na kamao nito. Kaya agad siyang lumapit sa mafia leader at baka may kalagyan ng doktor na kaibigan. No, he's not my patient. Eh ano? Alangang tanong ni Prince. Marahang napalinga si Astrid kay Alessandro. Napamura siya sa isip. Ano nga ba?
I'm her boyfriend. Nilapitan siya ng binata. Boyfriend ako ni Astrid. May problema ba? Ginuya pa ni Alessandro ang bubblegum sa loob ng bibig. Boyfriend? Wala kang nabanggit sa amin, Doktora Astrid. Kailangan ba niyang magpaalam sa'yo? Sino ka ba? Piko na sagot ni Alessandro na akmang lalapit kay Prince. Okay, enough. Awat ng dalaga. Kaibigan ko siya. Dagdag pa niya habang nanlalaki ang mga mata sa leader ng mafia. So what? Buisit na tanong ng binata. I can kill him right now. Mahina at gigil pa nitong dugtong. Then try, Alessandro. Kapag sinaktan mo ang kaibigan ko, kakamuhian talaga kita habang buhay. Tumigas ang anyo ng mafia leader. Si Marcelo na lang ang naghintay at naghatid sa kanya pabalik sa mansyon. Dire-diretso siya sa itaas hanggang sa kusa siyang napatingin sa pinto ng kwarto ng mafia leader. Naalala niya ang nangyari sa clinic. Alam na niya ngayon kung gaano ito kadelikado. Pero bakit hindi pa siya kanina kumaripas ng takbo? Pwede rin siyang pagpatulong sa kaibigan tungkol sa pagkidnap nito sa kanya. Pero bakit hindi niya ginawa? Natatakot siya hindi dahil sa mafia leader ang kasama. Natatakot siya sa nararamdaman ng puso. Alam niyang iba na ang tibok nito. At hindi niya alam kung tama ba kung saan patungo ang puso niya. Kung mali, paano ba niya maiitama? Hanggang sa maalala ni Astrid ang opera ni Alessandro. Bit-bit ang medicine kit nang tumayo siya sa pinto ng kwarto nito. Huminga pa siya ng malalim bago kumatok. Wala siyang narinig na kahit anong tugon. Alessandro, si Astrid to. Mas may posibilidad pa siyang ugatin sa pagkakatayo kaysa sumagot ang binata. Kaya binuksan na niya ang pinto. Wala siyang naabutan kung di bakanting malaking kama. Napatingin siya sa hinahangin na kurtina sa veranda. Naabutan niya roon si Alessandro. Nakatanaw sa di kalayuan habang natungga ng alak at naninigarilyo. Bawal ang alak sa mga kakaopera lang. Who cares? Bali walang sagot ni Alessandro na muling humarap sa bakal ng veranda at tumungga ng alak. Akin na nga yan. Hinablot ni Astrid ang baso. Ganun na rin ang nakasuksok na sigarilyo sa bibig nito. Nakalahad ang dalawang palad ng binata habang madilim ang mukhang pinigmamasdan siya. Sasaktan mo ko? Tanong niya. Nanipis lang ang labi nito. Tila nagpipigil. Muli siyang tinalikuran ni Alessandro. Get out. No. Papalitan ko ng bandage ang sugat mo. Hinila ni Astrid ang bakal na silya. Ipinatong niya rin ang dala sa ibabaw ng mesa. Halika rito. Hinawakan niya sa pulsuhan si Alessandro at inupo. Sumunod naman ito, pero para namang lantang gulay kung kumilos. Nilinis ng dalagang kamay ng alkohol at nagsuot ng sterile gloves bago humarap sa mafia leader. Nagkatitigan sila. Take off your polo. Inirapan pa siya nito bago nagsimulang alisin ang botones ng suot-suot. Inilipat pa ni Astrid ang mga mata sa kabilang banda nang mabuksan ang damit nito at makita ang katawan ni Alessandro. Makalipas lang ang segundo ay humarap siyang muli sa binata. Sinimulan niyang alisin ang bandage nito. Wala ka bang kaibigan? What? Kaibigan. Yung totoo ha? Hindi kita maintindihan. Huminto sandali si Astrid bago nag-angat ng tingin kay Alessandro. Ibig kong sabihin, yung kaibigan na tunay. Yung hindi galing sa mafia-mafia na yan. What do you think about our brotherhood? A joke? Mas malalim pa ang kahulugan ng pagsasamahan namin sa pagiging mafia group namin, Astrid. Naitikom niya ang labi. It is more than a brotherhood. May malalim na relasyon kami sa isa't isa. At para sagutin ang tanong mo, kung sino ang mga tunay kong kaibigan? Sila yon. We protect one another. We will not betray each other till death. Si Marcelo, matagal ko na siyang kaibigan. Nasa UK pa lang kami. I saved him. Iniligtas namin ang isa't isa sa mga abusadong tao. Yun ang totoong kaibigan. Walang may katwiran si Astrid sa
narinig sa binata habang patuloy sa paglilinis sa sugat nito. May punto naman ito. Iba't iba ang mga tao. Iba't ibang paraan ng buhay at kahulugan ng kaibigan. Hindi naman porket gumagawa ng masama, masama na buong buhay at lahat na nanggagawin ay masama. Minsan, biktima lang din ng iba. I'm sorry. Tiningnan ni Alessandro ang dalaga. Yun naman kasing idea ng lahat sa mafia. Illegal gambling, illegal drugs, money laundering, destroying the lives of others. Oo, siguro nga ganun kami. Pero alam kong hindi ko kayang manakit ng taong karapat-dapat mabuhay, Astrid. Alessandro, seryosong tawag niya rito. Hindi mo kailan ba naisip na bitawan ng ganitong buhay? Napakurap ang mata ng binata. Yung ganitong delikado at problemado? Pwede ka namang tumakbo at iwan ng ganitong mundo. Ibaba ang barel at hugasan ang mga kamay mo. May saysay pa ba kung babaguhin ko ang buhay na meron ako ngayon? Oo naman. Napatitig ito kay Astrid. Laging may pagkakataong magbago, Alessandro. Tutulungan kita. Hinawakan ng dalaga ang kamay niya hanggang sa natigilan ng kusa si Astrid. Napatingin pa siya sa kamay nilang dalawa at marahang tumindig. Bakit mo sinasabi to, Astrid? Tanong ni Alessandro habang malamlam ang mga mata na nakatitig sa dalaga. Pakiramdam niya, may nagbukas ng bagong pinto sa kanya. Unang beses niyang marinig na may taong handang samahan siya. At nakapagtatakang naging bukas ang isip at puso niya sa pagkakataon na ito na magbago. Hinila ni Astrid ang kamay niya nang hindi yun pakawala ng binata. Kung magagawa kong magbago, will you stay? Natigilan siya sa tanong na yon. Hinawakan ito ang kamay niya gamit ang dalawang palad. Dahan-dahang iniyuko doon ang noo. Kaya nga ba niyang mapalapit sa ganitong klase ng tao? Nakabaliktaran niya? No, kumukuha ng buhay ng iba? Habang siya, ang gusto ay sumagip. Malaki ang pagkakaiba ng mundong ginagalaw nila. Pero ramdam niya, ganun din ang kaniyang puso. Naging maiksiman ang panahon, ramdam nila na may dahilan kung bakit sila nagtagpo. Iyon ay dahil sa kabila ng magkaibang mundong ginagalaw nila, narito sila ngayon at magkasama. Astrid, I'm willing to protect you and your loved ones. Just stay with me. Tiningala siya ni Alessandro habang may nagbabadyang luha. Hinaplos niya ang buhok ng binata at bumalik sa kinaupuan. Sinapo nito ang pisngi niya at hinaplos. Doon niya napangalanan ang emosyong meron sa mga mata nito. Hindi na yabang o tapang, kung hindi pagmamahal. Isang pag-ibig. Hinalikan siya ni Alessandro, kasabay ng malamig na hangin at sa unang pagkakataon ay nagpaubaya siya. Ginantihan niyang bawat halika taplos ng binata. Ngayong gabi, kakalimutan niyang magkalayo ang agwat nila. Na magkaibang mundo nila. Paiiralin niyang puso na siguro siyang pareho silang nadarama. Nakaunan sa bisig ni Alessandro si Astrid habang magkatabi sa kama. Sinuklay niya gamit ang daliri ang malambot nitong buhok bago hinalikan sa noo. Kagabi lang, napatunayan niyang pareho sila ng damdamin. Narating nila ang paraisong sila lang ang nakakaalam at masaya siyang nakarating doon kasama ang babaeng nagligtas ng buhay niya. Nang hawakan ng kaliwang kamay nito, ay napatingin siya sa suot na singsing. Napakurap ang leader ng mafia. Marami siyang kalaban sa mundong meron siya. At alam niyang kung gaano kadelikado ang buhay na nag-aabang sa mga taong malapit sa kanya. Sapat ang seguridad na maibibigay niya. Pero ang kapanatagan para sa kaligtasan ng babaeng mahal niya, hindi niya masisiguro. Kahit naisin niya hindi maaaring palagi silang magkasama. Dahil gusto niyang maipagpatuloy nito ang sariling buhay. Nagmulat ang dalaga. Wala na siyang katabi sa kama. Nagbihis siya bago bumaba ng mansyon. Walang katao-tao ni isang tauhan ng binata. Napahinto si Astrid sa pinto. Naalala niya ang nangyari sa kanila ni Alessandro at ngayon na wala na siyang bantay. Alam niyang pinapili na siya ng leader ng mafia. Kung mananatili ba siya
o lalabas at lalaya na. Napahinga ng malalim ang dalaga. Hindi niya alam kung iyahakbang o iyaatras ang mga paa. Napatingin din siya sa labas ng bahay. Siguradong paglabas niya rito, makapagliligtas ulit siya ng buhay bilang isang doktor. Pero paano si Alessandro? Naparte na rin ng buhay niya. Pumatak ang mga luha ni Astrid. Mahirap mamili sa pagitan ng buhay at puso dahil pareho niya yung kailangan. Doktora! Tumakbo ang ilang kasamahan ng dalaga nang makita si Astrid sa lobby ng hospital. Ngumiti siya sa mga ito at isa-isang niyakap. Welcome back! Aba, halos ilang linggo ka rin nag-leave. Kumusta? Tanong ni Joy. Ayos naman. Namiss ko kayo. Ganon din ang mga pasyente ko. Sabay-sabay na silang naglakad. Bakit ka nga pala biglang nawala? Akala namin nakidnap ka na eh. Biro ng isa. Naglaho ang ngiti ni Astrid. Tapos sabi pa ni Dr. Prince, may boyfriend ka na raw na Italiano? Napayuko na lang siya. Halos isang linggo na rin ang nakalipas na umalis siya sa mansyon. Pagkatapos nun, wala na siyang naging balita sa mafia leader na kumidnap sa kanya. Totoo ba yun? Doktora, kailangan po kayo sa emergency room. Takbong sabi ng nurse. Mabilis na kumilos si Astrid. Alam niya ang gusto sa buhay. At yon ang sumagipat gumamot ng kapwa. Kung ano mang kahinatnan ng buhay niya, masaya siyang makatagpo ng isang leader ng mafia na kahit isang beses at isang gabi ay nakita niya ang tunay na puso. Nahulog ang susing hawak ni Astrid ng akmang isasara ang klinik. Sa pagyuko ay may naalala siya. Ganitong-ganito ang nangyari sa kanya noong unang gabing nakita niya ang binata. Mapait siyang napangiti bago tumuwid ng pagkakatayo. Sinulyapan niya ang payapang kalsada. Kung nasan man si Alessandro, sana iligtas ito. Aaminin niyang hindi madaling kumalimot ng taong ayaw mong kalimutan. Lalo na ang mga alaala nitong iniwan. Pero ganun siguro sa buhay. Kapag nagdesisyon ka, magkasama dapat ang utak at puso. Hindi siya handa sa buhay na magulo. At anong silbi ng pagiging doktor niya kung ang taong minamahal at kasama niya ay kumikitil ng buhay? Pero sana, madali lamang turuan ng puso na huwag tuluyang mahalin ang taong mahal mo. Nagising lang si Astrid sa pagdadrama nang tumunog ang cellphone. Unregistered number pa yon. Hello? Doktora. Naringgan niyang pamilyar na boses. Marcelo? Halos magkandara pa siya palapit sa mansyon. Kung dati, lumalayo siya rito, ngayon kusa na siyang dinadala ng paa at puso. Umiiyak siyang umakyat sa hagdan. Agad na bumukas ang kwarto ng operating room. Mas lalong sumagana ang luha ni Astrid nang makitang naliligo ng dugo si Alessandro. Anong nangyari? Lumapit siya sa operating bed. Anong nangyari, Marcelo? Sigaw niya sa kaibigan nito. Nakainkwentro namin ang Ventel Cartel. Kasama yung sinong tinanggihan nito kapo sa negosyo. Naaawang napatingin si Astrid sa binata. Hinawakan niyang may dugo nitong kamay. Alessandro! Iyak niyang tawag rito. Ito ang kinatatakutan niya. Ang may masamang mangyari sa binata. Dahil hindi niya kaya. Marahan itong nagmulat. Alessandro! Astrid. Lumapit siya sa mukha ng binata. You're here, amor mio. Mahinang wika nito. Sabihin mo yan nang mas malakas sa akin, Alessandro. Umiiyak niyang tugon. Can I? I'm dying. You're not. Hindi ka mamamatay. Masama akong tao, Astrid. You know I deserve that. Hindi. Hinalika ni Astrid ang naghihingalong si Alessandro. Ililigtas kita. Ililigtas ulit kita. At kahit pa ulit-ulit pa. At sa oras na gumaling ka, pakiusap. Ako naman ang piliin mo. Dahil handa akong sumama sa'yo habang buhay, Alessandro. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka sa ligtas, payapa at masayang buhay.
Gusto ko naming makasama. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa tapat ng sinapupunan niya. Are you pregnant? Umiiyak siyang tumango. Matapos ang ilang linggo ng magkahiwalay sila ni Alessandro, doon na siya nakaranas ng mga sintomas. At alam niyang nagbunga ang gabing yon na hindi niya pinagsisihan. Sa pagpikit doon niya nakita ang mga luha ni Alessandro hanggang sa tumunog at mag-flatline ang monitor. Natatarantang napatingin siya roon. Nakatayo si Astrid sa labas ng ospital. Nakangiti niyang pinagmamasdan ang mga outgoing patients hanggang sa mapatingin siya sa isang mag-asawa. Mami! Lumingas siya kung saan. Umabot ang ngiti niya hanggang tenga ng masilayan ang batang lalaki na tumatakbo palapit sa kanya. Bumaba siya at inabangan ito. Argus! Niyakap at kinarga niya ang bata. Kumusta ka anak? Napangiti siya at hinalikan ito sa pisngi. Nang humarap si Argus kay Astrid ay napatingin siya sa kwintas nito. Sa pendant na gintong singsing. Napakurap siya at namuo ang mga luha. Mommy, why are you crying? Nothing, baby. Pinunasan nito ang mga luha niya. Daddy! Binaba niya si Argus. Tumalon ito at kumaway sa kotse kung saan nakatayo ang ama. Napangiti si Alessandro nang matanaw ang mag-ina. Binuhat nito ang anak bago humarap sa asawang si Astrid. Niyakap niya ang mag-ina. Tapos ka na sa shift mo? Oo. Pigil ang iyak ni Astrid dahil sa kasiyahan habang kasama ang dalawang lalaking pinakamamahal. Let's go home? Tumango lang siya rito. Nginitian siya ni Alessandro bago saglit na hinalikan sa labi. Niyakap pa sila nito bago hawak kamay na naglakad palabas ng ospital. Apat na taon na rin ang nakalipas ng mabaril at mag-agaw buhay si Alessandro. Nang mag-flatline ito, ay nasubukan siya bilang doktor. Pero sigurado siyang masasayang ang lahat ng pinag-aralan niya kung hindi niya maililigtas ang buhay ng pinakamamahal. Inoperahan niya at hindi siya huminto sa pagre-revive kay Alessandro. At mabaitang Diyos dahil ibinalik nito sa kaniyang binata. Ilang taon ang lumipas nang talikuran nito ang pagiging mafia leader. Pinuto lang lahat ng koneksyon sa Italia at sa iba pang grupo. Lahat ng pera ay ibinigay sa iba't ibang organisasyon. Ngayon ay ilang buwan na silang kasal. Tahimik na nabubuhay sa simpleng bahay. Kasama si Argus ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Patuloy na tinupad ni Alessandro ang buhay na tahimik at payapa para sa kanyang minamahal na mag-ina. Ang naging rason para iwan niyang mundong akala niya ay para sa kanya. Nagpapasalamat siya sa pangalawang pagkakataon. Ang buhay na ibinigay sa kanya sa kabila ng pagiging makasalanan. Hindi pala talaga huli ang pagbabago. Dahil ngayon ay nakita niya ang katuturan ng buhay. At yun ang magmahal at mahalin. Magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Kung papipiliin ulit siya ng mundo, pipiliin pa rin niya ang mundo ng babaeng nagligtas ng buhay niya. Dahil dito, natagpuan niyang pag-ibig na makapagpapabago ng puso at pananaw niya. At yun ay sa piling ng kaniyang mga minamahal. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!